Pinoy na ayaw maipit sa gulo sa Saba ang nakiangka sa isang lansya para makabalik sa tawi-tawi. Kahit ang mga legal na residente na pilitan daw umuwi sa takot na mapag-initan sila. Pero alam mo, no, Cherry, karamihan sa kanila, wala raw dokumento. Kaya para hindi sila masitay, naglagay sila sa Malaysian authorities. Ito pong eksklusibong report. Alas 8 kagabi, nandumaong ang lansyang ito sa Manokmankaw, Simunol Island sa Tawi-Tawi. Sa kaya may 60 Pilipino na lumikas sa Saba, 20 oras na biyahe ang kanilang dinuno pabalik sa bansa. Kwento ng kapitan ng lansya, nagpunta siya sa Saba para bumili lamang ng tangke ng tubig para sa kanyang negosyo. Pero laking gulat niya nang makita ang mga Pinoy na nakaabang sa pier para matakasan ng gulo. Sa awa ay sinakay raw niya ang mga kapwa Pinoy. Karamihan daw sa mga ito illegal na pumasok sa Saba, kaya napilitan na siyang maglagay sa Malaysian authorities. Yung mga bantay doon, kinausap ko rin, bigyan ko sila ng mga pag-inom-inom nila para hindi sila magkuan sa amin eh. Para hindi na sila mag-check up sa amin ba. Isa sa mga umuwi ay si Ajkam, na legal na nagtatrabaho bilang construction worker doon. Naiiwan daw niya ang Malaysian na misis sa tatlong anak. Nagot din kasi taga-Pilipino kami. baka kung may operation doon, lahat ng mga sibilyan taga-Pilipino, hulihin nila, ganun. Ang pamilya naman ni Norcisa, 3 taon na raw sa Saba pero napilitan silang bumalik sa Tawi-Tawi. Magbaba sakali na lang po. Hanggang 8,000 Pinoy ang inaasahang uuwi mula sa Saba. Aminado naman ang lokal na pamahalaan ng Tawi-Tawi na magiging problema ang kanilang kabuhayan dito. We cannot assure na makabigay kami sa kanila trabaho kaagad pagdating nila dito. Ngayon pa lang, 50% hanggang 100% na ang itinaas ng halaga ng bigas at gasolina. Karamihan kasi sa mga produkto rito sa Tawi-Tawi nang gagaling din sa Malaysia. Bukod sa problema sa kabuhayan, pinangangambahan din ang pagsunod sa Saba ng iba pang tauhan ng pamilya kiram. Kaya para maiwasan yan, kaliwat kanan na ang checkpoint na nakalatag dito, bantay sarado na rin sa otoridad ang mga pier. Romy Lopez, News 5.